guys, ito yung starting point naman natin, pababa. Yan yung Wellington. Yung video po kanina guys, yun yung Paakyat. Tapos ito naman yung pababa, nandito na Testoktok. So ito yung view nito. Yung Wellington, ito guys yung pinaka attraction dito, yun yung mga windmill sa tuktok ng mga bundok na in-install. Dito manggagaling guys ang power supply ng buong Wellington City. Ilang piraso to, grabing hangin dito, ayan o. Tapos puro bakahan at saka tupahan ang nasa baba guys. Kita nyo naman yung view, yun yung beach nandun sa dulo. Napunta na rin namin ni Neil Vlog yan. Yan yung Makara Beach. Yan, ito yung Makara Hill. Dito yung one. So guys, yung view dito sa taas. Natour ko na kayo rito. So pababa naman ako ng video pataas ng mga almost 1 hour. So hopefully ito din hanggang doon sa motor ko sa gate ng Mount Kaukau. Ayan, catch na natin to guys. Tandahan ko muna ng iyan, no? Ayan, naka 2 minutes na. Ayan yung medyo kulimlim ngayon, hopefully hindi naman uulan. So ano muna guys, i-attach ko muna to para sure. Yan, baka muna natin ng kunti. Tapos laking tulong guys ang bago kong biling sapatos, kasi yung sapatos kong Adidas na binili last year na uwi ko sa Pilipinas, akala ko kasi hindi mag kuan, di ko na dinala dahil plan ko ngang umuwi yung last August, pero wala, nagkaroon ng lockdown, kaya nagkaroon ng pandemya. Kaya ito lang year na to hindi talaga ako nakauwi. Hindi ako nakapag December sa Pilipinas. First time ko guys sa career ko sa abroad na nag-celebrate dito sa abroad na ako lang, sa New Zealand. So, kaya medyo hindi maganda, sad ang aking New Year dito. Pero sad to my family. Pero ano din, na-bless din ako dahil nakapag-tour ako sa mga maraming magagandang lugar dito. Yun lang yung inanunun dahil ang resume ng trabaho is January 11 pa. Kaya ito, nag-take time na rin ako, nag-upload na rin ng gumawa na rin ng YouTube channel. Tingnan natin guys kung aangat yung ating channel. Hopefully naman aangat. Habang ang caption ko kasi rito guys, my channel is touring while working. So nandito na lang din ako sa New Zealand. So yun nga, gumawa na rin ako ng YouTube channel. Hopefully naman na lumaki yung channel at makatulong din tayo dun sa mga maliliit na channel na paangat pa. Yung channel din ng aking mga kiddos, mga anak ko na tatlong ligit. Sana naman suportahan nyo guys. Maganda din yung caption nila doon, Boodle Fight or anong, basta maganda yung ano, natawa ko kanila pagising ko na kita ko yung kanilang mga video. Ito yung way down guys. Yan yung kaninang kuhan. Subdivision na yan, oh, nasa baba. Yan yung malapit kami dyan guys sa baba. Kaso lang yung kalsada nasa baba, diretso yon. Pagdating doon sa runabout, yun yung train station. And then kaliwa, yun yung sa amin.
sa plot namin. So ito na yun guys, hopefully makadami ako na video nito. Yan, hanggang pauwi na to guys, ito na yung pad ko. Hanggang pagsakay doon sa bike, sa motor ko. Ito pa, isa pang problema ko ngayon dahil hindi ako makauwi this year. So kailangan kong kumuha ng lisensya ng New Zealand. Kasi guys, ang immunity ng Philippine license is 1 year lang. So kung every year ka uuwi, magagamit mo siya, basta hindi expire. Pero kung hindi ka makauwi in 1 year, so you need to apply your New Zealand license. Otherwise, pag na-check ka ng pulis, magkakaroon ka ng problema. So maybe next week guys, habang wala pang pasok kami, ayusin ko na yan kung bukas na yung EE, para ma-process na yung aking lisensya dito. Mag-a-apply na ako ng lisensya. Dahil mahirap, baka mamaya matsambahan tayo, ay tapurnada pa yung ating visa nako. Eh dito, pangalawang renew ko na to guys. Ito na yung pang 4 years ko rito sa New Zealand. Nakapag 5 years ako sa Iraq, nakapag 5 years ako sa Africa. So ito 4 years dito. So guys, medyo matagal-tagal na rin nasa abroad tayo. So hopefully makapag-settle na, mag-work out na yung aming negosyo ng aking partner sa Pilipinas, aking mahal na Annabelle, para siguro tapusin ko na lang itong visa ko dito o anong magiging plan. Bahala na si Lord guys kung anong plan nila sa amin, pero may in-start nga na kami na negosyo doon. Yun yung poultry supply namin. So hopefully naman this year maganda ang takbo, dahil mag-additional kami ng Xerox machine. Yun yung plan namin guys, tapos incubator. Yun yung target ko this year, washing machine at saka washing machine, Xerox machine. Dahil kasi tapat kami ng barangay guys, yung pwesto namin sa Pilipinas. Eh maraming nagtatanong kung saan daw yung Xerox machine, kaya nag-decide yung misis ko na bumili na lang kami ng Xerox machine. Tapos yung mga customer din namin sa poultry supply, nagtatanong lagi na nag-request na magkaroon, kailan daw kami magkaroon ng incubator. So yun yung project ko ngayon guys, this year. By January siguro, pagbukas na ng mga bangko rito, pangutangan ko uli yung mga bangko dito guys, para magkapampuhunan doon sa Pilipinas. Maganda dito guys, till pag nakarating ka at may stable kang trabaho rito, ang bangko dito, pauutangin ka. Walang kaabog-abog. Pagka-apply mo ngayon, instant money talaga. Yun ang nakaganda dito. Ang pagdagdag doon sa kuan,